Hello guys, welcome back to my channel, Ramalyn's channel. Ayan, sa today's video, ay magluluto ako nitong inihaw na hito with burong kanin. And then, syempre, meron din ako dito dahil may leftover pa na hito. So, gumawa ako ng ginataang hito. So, samahan nyo ako guys. Let's cook now! Yan. So, yan na nga guys yung catfish. So, inalok lang sa kanya ng kumari ko. So, syempre, binili ko naman dahil parang masarap. Gusto ko rin kumain ng burong kanin. Ayan. So, inihaw na nga siya. So, dalawa lang inihaw kasi masyado pong marami. So, to prepare naman yung ating burong kanin. Ayan, niluluto siya guys. Ayan yung ating gagamitin mga ingredients para sa ating burong kanin. So, naglagay na nga ako ng konting amount ng oil dito sa ating wok. Ayan. So, pagka mainit na yung ating oil, salagyan natin yung ating ginger. Ayan. So, tayo-suti lang natin guys. Nalagyan natin yung ating garlic. And syempre, lastly, yung ating onion. Ayan. So, haluhuli na natin ng konti, guys. Ayan. So, pag okay na nga yung ating mga ginamit na ingredients, so, lagyan natin yung ating burong kanin. Ayan. So, ang sarap-sarap niya, guys, sa mga prito or sa mga inihaw na isda. So, isa to sa mga na-miss ko nung ako nasa abroad. Ayan. Mix-mix lang natin, guys. And then, syempre, lagyan nilang 1 cup ng water. And so, nag-add pa ako kasi parang hindi pa siya masyadong malabnao. So, ang lapot pa niya kanina. So, tansyahin nyo lang kung gano'ng karaming water ang ilalagay nyo. And then, syempre, nag-add din ako ng pampalasa. Ayan. Konting salt and pepper and then syempre nag-add lang ako ng tetchim. And ito na nga guys, luto na yung ating inihaw na hito and syempre, ayan, luto na rin yung aking burong kanin. So, kainan time! 2,000 years later.
And guys, so the second day nga, meron pa kami natirang hito. Ayan, so fried hito na siya ngayon. So syempre, ito yung mga gamitin ingredients para sa ating ginataang hito. And so, bumili nga kami ng pechay. And syempre, yung gata. And then, meron pa dyang onion, garlic, and then yung alagaw at saka sili. Ayan, so naglagay na ako ng oil din sa ating pan. Then syempre, nilagay ko na rin yung ating garlic and then yung ating onion. Ayan. So, antay lang natin maluto yung ating onion and then garlic. And then, syempre, naglagay na rin ako ng mga pampalasa natin dyan. Salt and pepper. So, pagkatapos yun, guys, syempre, in-add ko na rin yung ating dahon ng pechay. Ayan. Ayan. So, naglagay din ako ng water. So, lagyan lang tayo ng water na kailangan natin para maluto yung ating pechay. Yan. So, pagkatapos naman medyo luto na yung ating pechay, nilagay ko na rin yung ating usbong ng alagaw. And then, nilagay ko na rin yung ating fried hito. Then, inad ko na rin yung ating gata. Ayan. Coco Mama. Kaya naman. Yan. So, mas okay kasi ito Coco Mama kasi doon sa Norgata, di ba? Ayan. So, add ko na rin yung ating chili and green chili. Para may anghang ng konti. Yan. So, tansya-tansyahin nyo na lang guys sa mga pampalasang gagamitin nyo. Kasi din sa Pilipinas, syempre, nag-add tayo ng mga magic sarap, mga bechin, mga Ajinomoto. Unlike sa ibang bansa na salt and pepper, usually lang talaga yung ginagamit. Yan. So this time guys, antahin lang natin na kumulo siya and then okay na siya for eating. Yan. So hindi na ako masyado nag-add ng water kasi okay na sa akin yung hindi masyadong maraming tubig pagka ganyan. Ayan. Yan. So hindi ko na siya tinitigilan ng kakahalo. So, ayan na nga guys, yung ating finished product ng ating ginitaang hito. Ayan. So, tikiman time!